We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. 18 taong gulang na dalaga, patay ng pagsasaksaki ng dating karelasyon ng kanyang ina sa Binian City, Laguna. Traffic enforcer, sugatan matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang sospek sa Dasmariñas City, Cavite. Higit 6 piso na taas presyo sa diesel at kerosene ipinatupad ngayong araw. Ilang motorista, dismayado. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Saunar-Gasang. Higit 6 pisong taas presyo sa diesel at kerosene ipinatupad ngayong araw. Ilang motorista, dismayado. Para sa detalye, makakasama natin live si Andrew Bernardo. Andrew? Ivy, masama at malungkot nga na balita ang sumalubong sa mga motorista ngayong araw dahil ipinatupad na yung piso hanggang mahigit 6 piso na dagdag singil sa presyo ng produktong petrolyo. Ivy, sabi ng samahan ng mga tsuper dito sa bansa, dapat daw tanggalin na yung excise tax sa langis. Samantala, karamihan naman sa mga tsuper na nakausap natin kanina, dagdag singil sa pamasahe, yung panawagan. Mahigit 1 dekada ng jeepney driver si Alexis sa rutang Lipa City, San Juan sa probinsya ng Batangas. Ayon sa kanya, malaki ang ibinaba ng kanyang kita mula nang mawala ang mga estudyante dahil sa COVID-19 pandemic. Kaya naman, umasa siya na makakabawi ngayong balik eskwela na. Pero, kala namin dadaming pa sero, wala pa rin, mahina pa din. Sa halip na bawi, dagdag pasakit ang bungad kay Alexis ng big time oil price hike na ipinatupad ngayong araw kung saan mahigit 6 piso ang nadagdag sa presyo ng diesel at kerosene habang mahigit piso naman sa gasolina. Sa halip na dating balikan lang namin dito 300 eh, iniwan eh. 800 ang balikan kaya malaking taas na, malaking epekto sa amin. Ang grupo ng mga tricycle drivers na ito sa Padre Garcia, umaaray na rin sa taas ng presyo ng gasolina. Ay, kawawa naman kami mga maliliit eh. Ay, ang ginagalilaan naman eh, mga mayayaman na negosyante. Sa ano ngayon talagang tiyaga-tiyaga na po aming pagbiyahe, kung saan yung makaraos din lang kung makaraos lang pag sa pagkain ng laang, kahit mataas na ang gasolina. Kung ang jeepney driver na si Tatay Rolando ang tatanungin, dapat na muling taasan ang pamasahe sa jeep. Ay kung talaga kung ganyan ang pataas o ng pataas, eh, kailangan na yung magpataas din nga kung ano. Dahil hindi naman nababa ang diesel, lagang yung sa pataas, ay ang aming mula na mo kitain away sa biyahe namin. Kinatigan ito ng LTFRB at sinabing didesisyon na nila ang hiling na 3 hanggang 4 pisong dagdag pasahe sa jeep sa mga susunod na araw. Hati ang reaksyon dito ng ilang commuter. Para sa akin po is parang hindi po kasi nung nag-pandemic po, di ba tumaas na po yung pamasahe. Pag tinaasan pa po nila is wala, ano po, parang hindi na po okay yun kasi mataas na nga po yung pamasahe. Eh, siyempre kawawa naman din po yung mga ano. Kawawa naman din po yung mga driver at na kung hindi naman po magtataas, hindi naman po makakasapat din sa kanila. Iba naman ang pananaw ng samahan ng jeepney drivers sa bansa. Kung hihingi ka man ng dagdag na pamasahe, de syempre panibagong bayarin din yan. Pangalawa, hindi rin makakasabay doon sa lingguhang pagtaas
ng langis. May iiwanan ka rin dahil nga yung lingguhan ng pagtaas. Pagiging walang saysay din eh. Ivy, hindi na nagpaunlak ng panayamang LTFRV Region 4A kanina sa atin dahil paliwalag nila, wala pa naman daw binababa na memo ang head office. Samantala, Ivy, karamihan sa mga nakausap natin na mga tsuper kaninang umaga, ayaw naman daw nilang humiling ng taas sa pamasahe. Ang gusto daw talaga nilang mangyari ay mapabalik doon sa dating presyo yung produktong petrolyo. Ivy. Maraming salamat, Andrew Bernardo. 18 anyos na dalaga, patay ng pagsasaksaki ng dating karelasyon ng kanyang ina sa Binyan City, Laguna. Nagbabalik sa report si Andrew Bernardo. Duguan at may saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan ang babaeng ito nang abutan ng mga otoridad sa isang apartment sa Purok 1, Barangay Timbao, Binyan City, Laguna noong Linggo. Sa investigasyon ng Binyan City Police, kinilala ang biktima na si Jonah Flor Gura, 18 anyos. Ayon sa witness, narinig umano nila na sumisigaw at humihingi ng tulong ang biktima. Ito'y matapos na may magpumilit na pumasok sa kanyang apartment na isang lalaki. Kinilala ang suspect na si Jason Abehuela, resident ng Barangay Laloma sa nasabing lungsod. Dagdag pa ng pulisya, ang suspek ay dating karelasyon ng ina ng biktima. Pinagbabantahan itong suspek ni Jason, yung kanyang dating live-in partner na gusto niya kasi makipagbalikan dito sa nanay ng biktima. Kung kaya't nung sila ay may pagtatalo at hindi sila nagkaunuan, pinagbantahan niya nga itong yung nanay ng biktima na sasaktan niya. Hanggang sa humantong, nung pinuntahan niya ito dun sa tinitirahan ng kanyang dating live-in partner, ang kanyang nabutan yung ating biktima, yung bata. Doon niya naibuntun yung kanyang galit. Naisugod pa sa ospital ang biktima, pero idineklarang dead on arrival. Agad naman umanong tumakas ang sospek matapos ang krimen. Pero makalipas ang ilang oras, nahuli ito sa hot pursuit operation ng pulisya sa lungsod ng Las Piñas sa Metro Manila. Malaki naman umanong naging tulong at kooperasyon ng witness, kaanak ng sospek at Las Piñas Police. Kagad nating pinuntahan ang mga possible residents nung kanyang mga kaibigan at mga kamag-anak. So sa pamamagitan din nung kanyang mga kamag-anak, doon natin siya na-locate sa lungsod ng Las Piñas. Yun din ang nagturo yung kanyang mga relatives din upang sa gayon ay kagad nating maresto. Pinuri naman ng pinuno ng kapulisan sa Laguna ang Binyan Police sa mabilis na pagkakadakip sa suspect. Nahaharap sa kasong murder ang suspect at kasalukuyang nakakulong sa custodial facility ng Binyan City Police. Sinisika pa ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, na makuha na ng pahayag ang ina ng biktima. Kasama si JR Manjares, Andrew Bernardo, Balitang Southern Tagalog. Nagdeklara na ng dengue outbreak ang bayan ng Tanza sa Cavite dahil sa patuloy na pagdami ng naitatalang kaso ng sakit sa lugar. Nahigitan na umano ng kasalukuyang dengue cases sa bayan ng epidemic curve. Kaya ibig sabihin, mayroon ng outbreak ng dengue sa kanilang lugar. Sa kasalukuyan, nakapagtala ang bayan ng Tanza ng 207 dengue cases. Dumoble umano ito kumpara noong nakaraang taon na mayroong 109 cases lamang. Pang-apat na sila sa may pinakamaraming dengue cases sa Cavite. School-based awareness campaign kontra dengue, inilunsad ng DOH. Alamin yan sa report ni Andrew Bernardo. Dahil sa mataas na kaso ng dengue sa Calabarzon, naglunsad ang DOH 4A ng school-based dengue awareness campaign kung saan nagtuturo ng iba't ibang health habits sa mga bata kasama na ang 4S strategy kontra dengue. Ito ay ang search and destroy kung saan hahanapin ang pugad ng lamok at sisirain, self-protection o pag-iingat sa sarili sa pamamagitan ng pagsusuot ng mahabang damit at paglalagay ng mosquito repellent. Seek early consultation kung saan nagpapakonsulta sa doktor kapag may nararamdamang sintomas ng dengue gaya ng lagnat, pananakit ng ulo, katawan, pamumula ng mata at pagdurugo ng ilong. At ang huli, say yes to fogging na ang ibig sabihin ay pagsasagawa ng spraying at misting sa lugar na may dengue outbreak. Umaasa ang DOH na tatangkilikin ito ng mga magulang ng estudyante para masolusyonan ang problema sa dengue.
Sa tala ng DOH-CHD, nasa 11,842 na ang kaso ng dengue sa rehiyon, mas mataas ng 124% sa 5,287 kaso nito noong nakaraang taon. Nasa 19 na ang namatay sa rehiyon dahil sa sakit, kaya paalala ng DOH, huwag baliwalain ang sakit na dengue. Kasama si J.R. Manjares, Andrew Bernardo. Balitang Southern Tagalog. Kawalan ng supply ng puting sibuyas, nararanasan sa ilang pamilihan sa Batangas City. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Halos isang buwan na umanong nararanasan ang kawalan ng supply ng puting sibuyas sa Batangas City Old Market. Ayon sa tinderang si Mabel Papio, matagal na raw siyang hinahanapan ng kanyang mga suki ng puting sibuyas. Kailangan kasi yun ng mga restaurant. Mga 1 month na po talaga, walang supply, out of stock po siguro. Kaya yun, nagtitiis po sila sa mga sibuyas ang napulo. Ayon naman sa Price Monitoring Division, Wala naman hong nagtaga na taga norte dito ng mga puting sibuyas kasi nga ho, madali po ang buhay ng puting sibuyas. Bagong palengke talaga pong wala kayong mabibiling sibuyas. Kahit po tumaas ng tumaas yung presyo niya, wala po. Bali, ang naririto po sa atin ay pulang sibuyas. Ganito rin ang sitwasyon sa pamilihang bayan ng Ibaan, Batangas. Kahit sa ang pwesto ng gulay, wala nang makikitang nagtitinda ng sibuyas. Oo, may naghahanap. Pero pag sinabi mo naman ang presyo, hindi rin bibilin. Ayan nga lang, ang hirap magbili na sa 120. Hindi na nga naman tutubo kung ilalagay sa mga pagkain. Maliban na lang kung talagang kailangan. Paliwanag naman ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG. May kakulangan nga yung puting sibuyas dahil wala tayong production ngayon sa local. Ang production natin is between January to April. Pero yung cold storage na pwedeng store ang white onion is between mga 3 to 4 months. So by August talaga, upos na ang white onion natin. 8 taon na sa industriya ng pagluluto si Emma Montalvo at isa sa kanyang mga bestsellers sa kainang ito ay ang lomi. Sa bawat order kasi ng lomi, may kasama na agad itong sibuyas, kalamansi at sili. Minsan pa, only sibuyas na puti ang inihahain nila sa customers. Ngunit ngayon, dahil sa kawalan ng supply ng puting sibuyas, pulang sibuyas na lamang ang ibinibigay nila. Kasi ang sibuyas na puti mas masarap daw sa lomi. Yun ang kalimitang sinasabi ng customers namin. Pero nitong mga nagdaang mga araw, nung mga nagdaang weeks, parang napapansin ko, tumataas na galing ang sibuyas na puti. So, sabi ko, palitan ko muna kaya ng ibang sibuyas. Umabot na daw kasi ng 380 pesos per kilo ang puting sibuyas sa kanyang kinukuhanan, kaya naghanap si Emma ng alternatibo para dito. Instead na mawala, sibuyas na lang na kasi mas mura-mura siya. So, may series of meeting between DA, mga farmers, and mga importer. Kasama si Buhay Adante Jr., Denise Abante. Balitang Southern Tagalog. Tampok ngayon sa Nauhan, Oriental Mindoro ang mga likhang de kalidad na native products ng mga katutubong mangyan. Nariyan ang durian, rattan pot, dito fruit basket at marami pang iba. Layo nitong mas linangin pa ang kakayahan ng mga katutubo at matulungan sila sa kanilang pangunahing paraan ng hanap buhay. Humihingi naman ang LGU ng suporta para tangkilikin ang mga produktong gawang mangyan. Ngayon, mayroon tayong mga local products na gawa ng mangyan. Talagang magaganda, very talented kasi yung mga kapatid nating katutubo dito sa Nauhan. Ang dami nilang mga local products tulad ng basket, duyan, salaset, nito plate at marami pang iba. Nananawagan din po kami sa mga investor na kung pwede po ay tulungan na mabenta yung mga produkto ng mangyan. Nang sa ganun po, patuloy na umangat ang pamumuhay nila. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog.
13 anyos na binatilyo, natagpo ang patay sa ilog sa Batangas City. Tutukan yan sa report ni Paul Hernandez. Sa ilog na ito, sinasabing naligo at nalunod ang 13 anyos na binatilyong si Ray Ezekiel De Castro. Bangkay na siyang naiahon mula rito. Base sa report ng Batangas City Police, umalis daw ang binatilyo kasama ang mga kaibigan para maligo sa ilog kahapon pero hindi na nakauwi sa kanilang bahay. Aksidente raw itong nadulas at hindi na nakaahon pa. Sabi ng isang residente, isang mangingisda raw ang nakakita sa katawan ng biktima. May nangingisdang namamaril, eh di sinabing mayroon daw ng nakalutang na doon at patay na daw. Wala raw silang narinig na komosyon sa lugar para humingi ng tulong. Wala kaming narinig na humingi ng tulong. Wala man lang nagsabi na, "Oy, may nalulunod dito, patulungan nyo kami." Kaninang umaga lang daw naiahon ang mga labi ng biktima. Kaagad itong dinala sa punerarya. Sinubukang tawagan at i-text ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang pamilya ng biktima. Pero hindi pa sumasagot. Nagsasagawa pa rin ng follow-up investigation ng mga otoridad sa insidente. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Traffic enforcer sugatan matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang suspect sa Dasmariñas City, Cavite. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Sakuha ng CCTV camera sa barangay Langkaan, Dasmariñas City, Cavite, makikita ang isang traffic enforcer na nakikipag-usap sa isa pang lalaki sa harap ng isang gasolinahan. Maya-maya pa, may lumapit na isang lalaking sakay ng motorsiklo at pinagbabaril ang 60 anyos na traffic enforcer na si Edgard Quiroga, residente ng Barangay Sampalo 4, Dasmariñas City, Cavite. Continuous follow-up operation po for the possible identification po at arrest po ng suspect natin. So, sa ngayon po, wala po tayong cleared na identification po ng suspect. Base sa report ng Dasmariñas City Police, nagtamo ng dalawang tama ng bala ng baril si Quiroga. Stable na umano ang lagay ng biktima at kasalukuyang nagpapagaling sa isang pagamutan sa lungsod. Hindi pa nga po natin makuusap yung biktima kung para ba ako ma-interview o makuhanan po ng ibang impormasyon o baka mayroon siyang alam o maaari pang interest sa buhay niya o maaari. 100,000 pabuya naman ang ibibigay ni na Congressman P.D. Barzaga at Mayor Jenny Barzaga sa kung sino man ang makakapagtuturo sa suspect. We want to solve the crime immediately and we want to show to our employees that we want to give justice to every one of them in the event that they would be victims of any criminal offense. Patuloy ang isinasagawang imbestigasyon ng pulisya sa motibo at nasa likod ng pamamaril. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang biktima. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Ilang boarding house sa Batangas City, ininspeksyon ng City Engineering Office. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? E sinadya ng grupo mula sa Batangas City Engineers Office ang ilan sa mga dormitoryo at apartment sa lungsod kung saan tumutuloy o nagbo-board ang mga estudyante. Ito'y para i-check yung mga electrical connection, fire alarm system at structural integrity ng mga gusali. Nag-briefing muna ang mga tauhan ng City Engineering Office ng Batangas City. Pakay nilang puntahan ang mga apartment at dormitoryo sa Barangay Alangilan sa lungsod para isagawa ang building at safety inspection at tingnan ang structural integrity ng mga gusali. So, yun po lahat ng engineering discipline which is civil, electrical, mechanical, electronics, lahat po actually. Kung nagko-comply po talaga sila sa safety standards ng dorm. Malapit ang mga dormitoryo sa isang universidad sa lungsod. Tiningnan ang inspection team ang permit ng establishmento. Sinilip ang mga silid sa dormitoryo. Chinek din ang fire detection and alarm system. Pasado naman po. Meron pong naka-install, meron pong naka-ano. I-activate na lang po ng contractor na kinuha nito. Sinusunod ng manager ng paupahang gusaling ito ang safety standards na itinakda ng mga otoridad. Kasi knowing the safety of our tenants na dapat titira dito, safe and 100% confident sila na ang aming building can provide them safe unit.
No visitors allowed inside the unit kasi pag iniiwasan po namin na maraming tao sa unit. Sinuyod din ang isang apartment na ito. May nakakabit na CCTV sa lugar na makakatulong sa surveillance ng mga tenants. Nakadisplay rin ng maayos ang business permit sa kanyang negosyo. Sa huling paupahang bahay, sinusunod din ang itinakda ng LGU. Yun nga lang, walang nakitang CCTV sa establishmento. Binigyan ng palugit ang caretaker at tiniyak na magkakabit sila. Sila naman ay willing na so far naman nakausap ng aming mga inspectors na sila ay willing na mag-install ng CCTV. Pasado sa inspeksyon ng mga establishmento, paalala ng engineering office sa mga may-ari ng ganitong uri ng negosyo na sumunod sa requirements ng kanilang tanggapan. Ace, ito, magkakaroon naman daw ng konsiderasyon itong City Engineer's Office sa mga may-ari ng paupahang bahay. Bibigyan nila ng warning itong mga may-ari ng negosyo o yung mga gusali kapag kinakitaan sila ng paglabag. Pero daw, kapag hindi pa rin sumunod doon sa patakaran, hindi sila mangingiming tanggalan o i-revoke yung kanilang mga business permit. Balik sa'yo, Ace. Maraming salamat, Paul Hernandez. Umalo na sa 3,877,110 ang kaso ng COVID-19 sa bansa matapos makapagtala ang Department of Health ng 2,573 na mga bagong kaso. Umabot naman sa 3,787,893 ang kabuuang bilang ng mga gumaling. Sa Calabarzon Region, umabot na sa 525,064 ang tinamaan ng virus kung saan 2,706 ang active cases. Nasa 508,636 naman ang kabuuang bilang ng mga gumaling ayon sa DOH Calabarzon. Sa Mimaropa Region, umabot na sa 41,064 ang tinamaan ng virus kung saan nasa 282 ang active cases. Nasa 38,989 naman ang kabuuang bilang ng mga gumaling ayon sa datos ng Department of Health, Mimaropa. Investigasyon sa nasunog na Roro vessel sa Batangas tapos na ayon sa PCG. Faulty electrical wiring itinuturong sanhi ng sunog. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Mula sa Laot, nadala na sa port sa Mabini, Batangas ang nasunog na ro-ro vessel na MV Asia Philippines nito lang Biyernes. Isa-isang inilabas mula sa car deck ang nasa 16 na sasakyan sa loob ng ro-ro. Sabi ng Coast Guard, walang naging matinding pinsala sa mga sasakyan. Yung mga minor damages lang naman po. Yung mga pintura po kasi nalaglagan yun ng pintura sa taas na natunaw na rin gawa ng sa init. Sa parallel investigation ng Coast Guard Batangas at Maritime Industry Authority o Marina, faulty electrical wiring ang dahilan ng sunog. Malapit daw sa chimeneya ng barko nagsimula ang apoy. Nakitaan rin po na loose connections ng mga wiring po dun sa ano. Isa yun po sa mga anggunong tinitignan natin. Bandang chimeneya po. At saka ang isa pa po ay may mga witness rin po nagsasabi na doon nga po galing sa chimneya yung sunog po. Chinek daw nila ang makina ng barko pero wala raw sira rito. Mabilis daw kumalat ang apoy dahil sa mga kutsyon, kumot at una na nasa upper deck ng barko. Tapos na raw ang investigasyon ayon sa PCG. Nasuspende na ang passenger ship safety certificate ng MV Asia Philippines pero hindi pa rin daw lusot ang iba pang marine vessel ng Starlight Ferries. Isa sa ilalim ang mga ito sa re-inspection bago maglayag. I will initiate dito sa atin a re-inspection, random re-inspection na lang ang gagawin natin. Lahat ng vessels nila, nagko-call dyan, I will initiate siguro. Para lang at least, hindi naman, we will not stop kasi ang hirap mag-stop ng operation kaagad. Tapos na po yung investigation, so iyaano na lang po yan. I-deliberate na lang po yun. Araw lang po yun dahil tinututukan po talaga ng Philippine Coast Guard yung investigation na yan para hindi na po maulit-ulit yung mga gantong insidente. Wala na rin ang nasa 16,000 litro ng diesel oil na nakakarga sa ro-ro vessel. Ito'y para maiwasan ang pagtagas pa nito sa dagat. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Bukas, August 31, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa bayan ng Lian, Batangas. Ito ay ayon sa anunsyong inilabas ng Batangas One Electric Cooperative o Batelec One kaninang umaga. Magsisimula ang kawalan ng supply ng kuryente alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Apektado ng power interruption ang mga barangay Lumanyag, Binubusan at ilang bahagi ng Luyahan. Ang kawalan ng supply ng kuryente ay bunsod ng isasagawang paglilinis ng Batelec sa kanilang mga linya. Maaari namang bumalik ang serbisyo ng kuryente ng mas maaga sa itinakdang oras kung matatapos agad ang nasabing gawain.
Sa mga nabitin kagabi sa mga eksena sa Lolong, heto na mga kapuso ang ilan pang kapanapanabik na tagpo. Magkukumprontahan muli ang mag-asawang Banson dahil kay Martin. Magkakagulo naman sa pagitan ng mga pulis sa libing ni Narsing na labis na ikakagalit ni Lolong at Isabel. At ikakagulat ni Lolong na isinama ni Karina si Martin sa kanilang grupo at ang kanilang muling pagtatapat. Walang bibitiw sa Lolong mamaya pagkatapos ng 24 oras sa GMA Telebabad. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ganap ng isang bagyo o tropical depression ang binabantayang low pressure area sa silangang bahagi ng extreme northern Luzon. Dahil nakapasok na sa PAR, tinawag itong Bagyong Gardo. Ayon sa PAGASA, may tsansa na higupin ito ng mas malakas na bagyong si Hinamnor sa loob ng 24 oras na posible namang tawagin bilang Henry pagpasok nito sa Philippine Area of Responsibility bukas ng gabi. Mababa ang tsansa na mag-landfall ito sa Pilipinas. Samantala, makararanas ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa kabilang ang Calabar Zone ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may kasamang pag-ulan, pagkulog, pagkidlat. Nagpaalala naman ang PAGASA sa lahat na maging alerto o handa sa anumang tsansa ng flash flood o pagguho ng lupa. Bangkay ng 22 anyos na lalaki, natagpo ang palutang-lutang sa dagat sa Mauban, Quezon. Tutukan yan sa report ni Paul Hernandez. Ilang araw pinaghahanap pero wala nang buhay ng matagpuan ang katawan ng 22 anyos sa si Mark De La Cruz. Nakitang palutang-lutang sa dagat, sakop ng Barangay San Lorenzo, Mauban, Quezon ang katawan ni De La Cruz. Ang Mauban MDRRMO raw ang nakakita sa katawan ng biktimang hinihinalang nalunod. Siguro daw mga 2 days pa lang yon, pero yung mukha puro kagat na ng ano ng isda. Pero buo pa naman ang katawan, ang mukha may kagat lang, may mga kagat. Sabi ng pulisya, posibleng nasa 2 araw pa lang na nasa dagat ang bangkay nang makita ito. Tadtad ng sugat ang mukha ng biktima, drowning o pagkalunod ang lumalabas na sanhi na pagkamatay base na rin sa autopsy report ng mga otoridad. Dinala namin po na sa Mauban District Hospital, sinasabi nga nila wala raw namang foul play, pero in-examine ito ni Dr. Maria Rica Joy Luna. Ang tatay raw ng biktima ang nakakumpirma na anak niya ang palutang-lutang na bangkay sa dagat base sa tattoo nito sa katawan. Nagsasagawa pa rin ng follow-up investigation ng pulisya sa pangyayari. Sinisikap ang mahinga ng pahayag ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang pamilya ni De La Cruz. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. 2 driver ng tanker truck na umano'y sangkot sa Paihi, arestado sa Chaong, Quezon. 4 pang katao, huli rin. Alamin yan sa report ni Mark Lavaro. Arestado ang 6 na individual matapos mahuli sa aktong nagsasagawa ng umano'y Paihi, kung saan binabawasan ang kargang diesel ang kanilang minamanehong tanker truck at ipagbebenta umano sa 4 na kataong naghihintay sa kahabaan ng bypass road sa barangay Lumingon sa Chaong, Quezon. Ay, yung pinakatangke po ng truck, yung laman po ay illegal na ibinebenta ng driver doon sa mga 4 individuals po na kasama din po sa nahuli po namin doon sa area. Nagkataon lang daw na napadaan sila sa lugar at naaktuhan ang illegal na aktibidad ng mga suspect. 4 sa mga nahuli ang buyer at 2 naman ang driver na mula sa iisang kumpanya ng tanker truck ng langis. Ang operation po namin talaga doon sa area is wanted person lang po talaga. Talaga pong naaktuhan lang po namin yung mga nagsasagawa ng illegal na paihip po doon sa area. Qualified theft ang kakaharapin ng 2 suspect na driver. Mahaharap naman ang 4 na buyers sa kasong paglabag sa Section 2 Paragraph A of Presidential Decree 1865 o illegal trading in petroleum or petroleum products. Base po sa interview po namin doon sa driver, ay madalas na rin po silang nagbebenta po doon sa lugar na yon. Nananawagan po kami sa ating mga na wag na po nating tangkilikin yung mga ganyang produkto dahil po unang-una, kawawa naman po yung ating mga mamumuhunan at pangalawa po, hindi po tayo nakakasigurado sa mga bibilihin nating produkto dahil kung saan-saang container lang po nila ito nilalagay. Nananawagan po kami na itigil ninyo po yung ganyang ganyang transaction nyo po at hindi naman po kayo makakaano sa kamay ng ating
Batas po. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang mga nahuling suspect at maging ang kanilang pinagtatrabuhang kumpanya. Mark Lavaro, Balitang Southern Tagalog. Arestado ang 21-anyos na si Angelo Lascano sa manhunt operation ng mga pulis sa Barangay Bukal, Calambas City, Laguna. Wanted ang suspect sa kasong carnapping noong August 5 at itinuturing na number 3 most wanted sa Laguna. Nakakulong ang suspect sa custodial facility ng Calamba Police at inaasahang magbayad ng 300,000 pesos para pansamantalang makalaya. Arestado rin ang 51-anyos na si Jaime Hoson sa Barangay 1 sa pareho ring lungsod. Ayon sa PNP, security guard ang suspect at wanted sa 2 counts ng kasong rape. Itinuturing itong most wanted sa Calabarzon. Nasa custodial facility din ang suspect at kailangang magbayad ng 120,000 pesos bawat kaso para makalaya. Wala pang pahayag ang mga nahuling suspect. Mga mangingisda at ilang fish dealer, umaaray na sa muling pagsipa ng presyo ng krudo. Ang detalye sa report ni Dayan Lokeliano. Gamit ang isang maliit na bangka para manghuli ng isda na siyang ipinangbubuhay sa pamilya. Ganon din daw kaliit ang kita na nauuwi nito sa kanyang pamilya. Daing ng mangingisdang si Mang Virgilio. Pagkatapos ng isang balikang pagpapalaot para makahuli ng isdang kanilang ipinagbibili sa Mercedes Fishport, kakarampot na kita na lang ang kanyang daladala. Ay, ang ano ko lang yan, dapat ang krudo ay magmura. Epekto raw ito ng mabilis na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, lalo na ang krudo sa mga nakalipas na buwan na hindi na kumambyo hanggang sa kasalukuyan. 300 piso ang kanilang kinikita na pinaghahati-hatian pa dahil sa mahal ng bilihin. Aminado naman si Virgilio na ang mga kagaya nilang maliliit na mangingisda ay walang magagawa pagdating sa presyo ng kanilang huli, kahit pa mas malaki ang kanilang ginagastos sa bawat palaot dahil nga sa umiiral na kompetisyon. Kung umaaray ang mga maliliit na mangingisda, ganito rin ang daing ng fish dealer at trader sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Tingin ni diesel namin na 20,000 na dadagdagan, dadagdagan yung bulso mo ng diesel. Siyempre mag-a-apekto yung namin, nagdagdagin kami ng presyo ng isda. Ang ganitong paggalaw sa presyo ng krudo ay may malaking epekto sa presyo ng mga produktong ibinabagsak sa iba't ibang panig ng Bicol Region. Dayan Lokeliano, Balitang Southern Tagalog. Umabot na sa 160,365,527 ang kabuuang bilang ng naibakuna laban sa COVID-19 sa Pilipinas. Base sa pinakahuling datos mula sa National COVID-19 Vaccination Dashboard ng Department of Health, nasa mahigit 70 million naman ang nakatanggap ng first dose, habang mahigit 72 million naman ang complete dose at nasa 17,856,636 naman ang booster dose. Health officer sa Batangas kinilala ng USAID at DOH dahil sa matagumpay na laban sa sakit na tuberculosis. Alamin yan sa report ni Andrew Bernardo. Full force ang mga health officers mula sa iba't ibang lugar sa Batangas sa Long Month Celebration na isinagawa sa isang hotel resort sa bayan ng Balete, pinangunahan ng programa ng United States Agency for International Development o USAID, katuwangang DOH Calabarzon at Batangas Provincial Health Office. Tema ng selebrasyon ng UHC and TB, integration is key. So ito po ay sineselebrate natin bilang pag-alala din at advocacy to perform healthy behaviors po na makakatulong sa lungs po ng ating mga constituents o ng mga tao. Sa datos ng Department of Health, as of January 2022, aabot sa 1 million ang kaso ng sakit na tuberculosis sa bansa. Mas pinalala pa umano ito ng COVID-19 pandemic. Nagkaroon ng limitation sa pagbiyahe ng mga pasyente papunta sa health facility para po sila ay makapagpa-check up or magamot. Na-hamper po yung TB service delivery. Bida naman umanong maituturing ang mga frontliners sa labang ito, lalo't hindi sila sumuko sa hamon ng tuberculosis kasabay ng pagtugon sa hamon ng pandemyang dulot ng COVID-19. Kaya naman, sinamantala ng USAID ang pagkakataon na parangalan ang health officers sa selebrasyon kanina. Alam naman nating lahat, buong bansa, buong Pilipinas, kung gaano po naging kahirap. That's the reason po why we are also recognizing yung efforts nila. Kasi diba, sabi nga natin, sila yung ating mga frontliners. Nagkaroon din ng espesyal na parangal ang mga bayan at lungsod na may pinakamaraming notification at treatment case base sa dami ng populasyon sa lugar. Wagi ang Lipa City sa kategorya ng lungsod. Hindi Maynila,
kung saan kukuha ng mga i-X-ray kung sa kukuha, kung mga tricycle driver. Tumanggap din ng pagkilala ang Alitagtag at Ibaan sa kategoryang mahigit 50,000 na populasyon, habang Wagi ang Balayan para sa lugar na may mahigit 100,000 populasyon. Balak naman ng USAID na magsagawa pa ng programa para magbigay ng libreng X-ray para sa publiko. Bahagi ng kanilang programa na gawing TB-free ang lalawigan at buong bansa. Kasama si J.R. Manjares, Andrew Bernardo. Balitang Southern, Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.